Okay po. Ikasampung yugto na po natin ng patungkol po sa tester at pag-check po ng mga components. So, i-review ko lang po yung tungkol sa pagbasa natin sa resistor mula po dun sa black hanggang brown to white at ang tolerance natin na silver at gold. Ang ating pong susunod doon ay patungkol po doon sa potentiometer at saka ang trimmer. Ang pag-check po ng trimmer at potentiometer ay kaiba po sa pag-check ng ating mga resistor. Meron po siyang tatlong pin at meron din po itong double. So ang checkin lang po natin yung pong tatlo yung pin, dahil kung matututunan natin yung pag-check niya ay kahit na double siya, madali na siyang ma-check. So yun pong potentiometer, kung meron tayong makikitang value na halimbawa ay 50K, meron na siyang ganyan. So kung lumabas yung 50K na nakita mo, meron siyang tatlong pin, bali kapag chinek mo itong tatlong ito, merong proseso para mapatunayan mo na 50 yung lalabas. Gagawin natin yung actual. Meron ding makikita kayo na sa isang trimmer ay meron kayo makikitang number na lang. Halimbawa ay 1 o 3. Ganyan. So yung trimmer, parehas lang ng pag-check sa potentiometer, pero meron siyang pagkakaiba dun sa value. Dahil ang potentiometer, bihira, o meron din na ganito. Halimbawa, yung 50K na yan, merong modelo na nagawa na ibang, hindi naman pare-parehas yung mga tagagawa ng ating pyesa. So may, halimbawa, yung 50K mo, meron kang makikitang ganyan. Yan. So babaliktarin natin yung kanyang pagbasa dun sa carbon resistor. May color coding. Dito naman lalagyan mo naman siya ng kulay. Halimbawa itong 103. Yan. So ang magiging kulay nito, brown, black, tapos orange. Kasi yung 3, yung multiplier mo. Kaya magiging orange yun. Kaya ang basa mo dyan ay 10K. Ganon din dito sa 50K. Ang 5 mo, green. Yung 0 mo, black. Tapos yung 3 mo, orange. So multiplier yan. Kaya nagkakaroon ka ng yung orange mo. Ganon din dito, orange din yung multiplier. Ganon lang yung pagbasa dun sa by number na potentiometer at saka trimmer natin. Maraming klase yan, hindi pare-parehas. Ngayon yung pag-check natin ay gagawin natin ng actual para malaman nyo kung paano ito i-chine-check. Ito ang potentiometer. Para ma-check mo ito ng maayos at mapatunayan mo yung value niya, katulad nito, ang value niya ay 10K. So 10K siya, dapat lalabas din siya sa tester. Ngayon, ang pag-testing ng potentiometer at saka ng trimmer
ay halos parehas. So naka-set na tayo sa times 1k. Iikutin mo pakanan. Kukunin mo yung 10k. Yung unahan at dulo 10k yung lalabas. Yung dulo at yung gitna 10k din ang lalabas. Pero yung unahan at yung gitna zero dapat. Yan. Ibig sabihin yung pinihit mo ng pakanan na sagad, sure mo na na meron kang dalawang 10k at isang zero. So ibabalik mo naman siya pakaliwa. Sagad din. Kukuhanin mo naman yung dalawang 10k at isang zero. Yan. Tapos ito na yung magiging yung zero niya. Kanina, ang zero niya ito. Ngayon dito siya. Dahil inikot mo na siya ng pakaliwa. Ngayon, kung hindi yun mangyayari, yung itong chinecheck mo ay sira na o defective na. Ngayon, may paraan ba para ito ay ma-repair? Pagka ganitong potentiometer, meron siyang pag-asa na ma-repair pa. Ang ginagawa namin dito ay binubuksan namin at nililinis namin yung pinaka-copper niya na kumukontak. Pagka nalinis natin at kinabit uli at gumana na siya uli, kung ano yung kanyang value, yun ang lumabas, okay pa siyang gamitin. Pero kung hindi ka masyadong masipag, tinamad ka na, bibili ka na ng kapalit nito. So ganun lang yung sa potentiometer. Ikutin mo pa kanan, meron kang dalawang makukuwang 10k at isang zero. Pag inikot mo siya ng pakaliwa sagad, meron ka uling makukuha dalawang 10k at isang zero. Pero magkakaiba na siya ng posisyon. Kung kanina ay nakuha mo yung 10k mo dito sa unahan at pangalawa, sa hulihan, at gitna at hulihan, pag inikot mo na siya ng pakaliwa naman, ang makukuha na mo naman ng 10k mo ay iba ng pin. So, yung maiiba siya. Ang importante doon, meron kang dalawang nakukuha na 10k at isang zero. Kapag wag mo siyang iikot ng hindi sagad, kailangan nakasagad siya para makuha mo yung isang zero. So, ganun lang yung pag-check nito. Ngayon, yung binanggit ko sa inyo, kung ang nakalagay niya sa kanyang value ay 50k, nakita nyo na, so yun na yun. Pero kung ang makikita nyo ay 503, ibig sabihin, babasa ka ng kagaya ng sa color coding na resistor. Gagawin mo lang yung trimo na tatlong zero, automatic na kayo yun. So, ganun yung mga pyesa na lumalabas nitong bago nating mga unit. Ganito na yung mga pyesa natin, parang tatama rin ka na i-check dahil sa maliliit na masyado. So by number na yung kanyang mga resistor. Kaya doon ko-connect yung pagbasa ng katulad ng nilagay kong ito. Na kung ang makikita mo sa isang resistor ay 503 o 103 o kaya ay 2 2 2, so meron kang 2.2, so red at dalawang zero, so red yan, tatlong red, so ito magiging dalawang zero yan, kaya magiging 2.2 ka, 2.2 k, cancel yan, magiging k na siya.
ganun yung mga bago natin na pyesa na maliliit na katulad nito. May number na siya itong resistor na to. Kaya mas mahirap na na mag-check dahil magagamit ka pa ng hot air dito para makalas mo. Pwede rin naman yung panghinang na ginagamit natin, yung mga luma nating gamit na panghinang ngayon, pero hindi kasigurado kung masusunog mo na o hindi yung pyesa. So yung sa trimmer naman ay ganun din yung pag-testing, wala ding naiba sa potentiometer. So maraming klase kasi yung trimmer, nakasulat na yung kanyang value sa likod. So merong trimmer din na makikita mo na ang kanyang multiplier ay number. So, dahil nga natutunan nyo yung paggamit ng multiplier dun sa tinuro ko tungkol sa carbon resistor, so dito i-apply nyo lang yun para mabasa nyo ng maayos. Yung pag-check ng potentiometer at saka ng trimmer ay parehas lang. Kaya yung tatlong pin ng trimmer ay ganun din ang gagawin. So pipihitin mo lang yung kanyang adjuster. So iisasagad mo lang ng ikot and then ibabalik mo para makuha mo yung value ng trimmer. Ganun din naman ito na kinakamay na lang ito. So iikot mo lang, sagad. Then balik mo ng pakaliwa, sagad din. So makukuha mo na yung value. Ngayon kung ang nakalagay sa kanya, halimbawa 2K, kailangan dalawang 2K, isang 0. Pag inikot mo ng pakanan yon, sagad. Pag inikot mo siya ng pakaliwa, sagad din, dapat makuha mo rin yung dalawang 2K at isang 0. Dapat ganun palagi ang pag-check ng potentiometer at saka ng trimmer. Kung magbabago siya, magkakaroon siya ng change value, hindi na siya pwede. Magkakaroon na ng problema yung circuit board mo. So, papalitan mo na siya para sigurado ka na hindi ka na mamang problema. Gaya nang nabanggit ko sa potentiometer, kung tinatamad ka, bumili ka na ng bago. Ngayon, kung gusto mo naman siyang i-repair at ma-amaze ka sa loob nito, pwede mo siyang buksan para makita mo yung loob. At magkaroon ka ng idea kung bibili ka pa o hindi na. Baka sakaling mabuksan mo, ma-repair mo pa sa loob, gumana, hindi ka nabibili. So ganun lang yung sa trimmer natin at potentiometer. Ganun lang siya kadaling i-check. Hindi na natin uulit-ulitin. Bali, ulitin mo na lang sa yung video para kasama yung ating part 8 tsaka yung part 9, dahil ito ay part 10 na, so magkakadoksong sila para hindi ka maligaw. Ngayon, lahat ng ginawa natin na pag-check gamit ang analog at pagbasa natin sa mga carbon resistor ay gagawin naman natin sa digital para malaman natin at mapatunayan ko sa inyo nung una na nagbi-video pa ako sa unahan
na kaya natin inuuna yung analog para mas madali kayong matuto dito sa digital. So, sa analog, ang positive test prod mo, test probe mo, ay kabaliktara naman ng digital. Yung positive mo, hindi mo siya pwedeng i-connect sa tinetest mo ng katulad ng sa digital. So, pinakita ko na yun dati. Kaya, ang gagawin natin, mula doon sa pag-check natin sa capacitor, sa inductor, transformer, diode, carbon resistor natin. So, gagawin natin sa digital din para malaman natin kung ano talaga yung pagkakaiba nila. Halimbawa ng resistor na ito, may value siya na 2.2 ohms. So, sa analog natin, dahil 2.2 ohms lang siya, times 1 ka, lalabas yan dun sa, after na masiro mo siya, lalabas yun dun sa 2 at meron siyang konting abante. Yan. So, kitang-kita yung 2.2 doon. Ngayon, sa digital natin, magkakaroon din siya ng ganyang katulad ng value. So, nakaset tayo sa ohms. Yan. Dito, 2.4 lumabas, 2.3. Hindi siya katulad ng sa analog. Kung makikita mo yung putal dito sa analog, dito sa digital, dito sa analog, hindi mo makikita yun. Ang makikita mo dyan ay konting abante dun sa 2. So, dito sa digital, makikita mo. Kaya kung nag-aral ka sa analog, una mong inaral, napakadali mo nang matutunan dito sa digital. Halimbawa naman ng ating diode. So, sa analog natin ay makikita natin yung kanyang value sa pagitan ng, kung ang gagamitan mo ay yung ohms, pagitan ng 4 o 5. Pero kung ang gagamitin mo yung AC-DC, makikita mo doon sa point 7. So, 6.8 ganyan. Dito sa digital natin, yung positive ng diode mo ay positive din ng test prod mo. Sa analog, hindi ganon, baliktad. So, yun. Lagyan natin siya sa diode. Yun. Unang lumabas yung kanina. So, 5.7. Dito, may higit siyang 6. So, hindi pare-parehas. something. So, ganun yung pagkakaiba ng digital. Hindi talaga magkakaparehas. Kung ang gagamitin naman natin ay yung ating
So meron akong isa pang digital na ginagamit din paminsan-minsan. So lagay natin siya sa ohms. Kung lalabas itong 2.2 ohms. So, yun, 2.6 ang 2.5. Naglalaro siya ng 2.5, 2.4. So, malapit lang siya, okay? So, yung sa analog at yung digital natin ay halos nagkakapares lang din naman ng ano, hindi lumalayo. Pero, yun nga, nabanggit ko sa inyo na kung mag-aaral ka doon sa digital, paiba-iba pa yung number na makikita mo. Hindi katulad ng pag natuto ka na dito at sinunod mong aralin yung digital. Kung may makikita ka man ng mga iba-ibang number, hindi mo na yun papansinin dahil sanay ka na dito sa analog. Kung ano yung makita mo doon na putal, baliwala na yun. So, halimbawa ng inductor, so time is 1 lang sa analog, kukunin mo lang naman yung continuity. Yan, magsisiro siya. Sa ating digital, naka-ohms ka lang, o kaya ay continuity pwede dito sa malaki natin. So, lalabas yan. So, 0-0, continuity lang. Dito naman sa ating maliit, ay ganun din. O meron siyang 0-0 point, unang nilabas niya ay yan, 2. So, halos 0 din lahat. So, yun, yung kahit nga pareho siyang digital eh, na nagkakaiba pa rin yung number, meron pa rin nagiging putal. So, ganun lang kadaling gamitin yung digital, hindi ka maghihirap. Kung gusto mo nga na katulad nito, ang model nito, kung pabago-bago yung kanyang number, at nakita mong umisteady, pindutin mo lang yung hold. So, magde-deflect na dyan, hindi na siya mabubura. Nandyan na yung value niya. So, itong modelo naman na ito, hindi siya ganon. So, maraming ano kasi, ang modelo ng digital. Ganon din naman ang analog. So, meron siyang 10K maximum, meron siyang 100K. So, kapag ka ito na to yung nakasanayan mo, madali na talaga yung digital natin gamitin. So, sa potentiometer, pag tinesting mo to, dito sa digital, kung ano din yung lumabas, magkakaroon lang din naman ng mga konting putal yan. So, pupunta na tayo sa pang-sample natin para sigurado. Halimbawa nito, 330 ohms. Dahil ang kulay nito ay orange-orange-brown. 330 ohms. So, testingin natin sa analog. Naka-time is 1 tayo, so pupunta siya dun sa medyo sulok na yan. So, gawin natin para mas malinaw ay time is 10. So, sisiro natin. So, lalabas sa kanya ay 33. Times mo sa 10, 330. Yan. Ngayon, sa digital natin, lagay natin sa ohms. Tingnan natin kung eksakto ba 33 o may putal pa.
dito sa isa, lumabas doon ay 28. Yun, 33. 32.8 dun sa malaki. Dito sa maliit, ibang nalabas din niya. So, paiba-iba talaga na hindi ko mo pareha silang digitally, isa lang din yung lalabas. Yan, 32.7. So, doon 33, dito 32. Sa analog natin, eksakto siya na 33 din. Yan. Sa pagitan siya ng 30 at ng ikalawang guhit. Okay, ganun lang siya. Ganun lang kadali na gamitin yung mga tester. Kaya nga inuna ko sa inyo para madaling gamitin yung sa digital. Meron pang modelo nito na pwede mo siyang iset na lang kung ohms yung push button na siya. Kung iseset mo yung ohms, diode, kapasitor, pipindot ka na lang na pipindot. May ganong modelo ng digital, kaya mas madali. Pero, hindi mo siya talaga magagamit ng hindi katulad ng analog. Una, kung rust o nagmamadali ang nire-repair mo at nagkataon na yung digital mo ay mamahalin, sa pagmamadali mo, pwede mong mahaltak o mabatak yung test prod mo at bumagsak. Manghihinayang ka kung nabasag, nasira. Samantalang itong analog natin, anuman ang mangyari, bumili ka lang ng tigta 340, 450. May mangyari man sa kanya kahit sa anong klaseng o anumang paraan siya nangyaring na disgrasya. Hindi ka masyadong masasaktan. Kaya ito ang ginagamit ko para ligtas doon sa perwisyo na pwedeng mangyari sa iyo nang hindi mo inaasahan. Dahil hindi ka sigurado na sa pagmamadali ng pagre-repair mo ay madisgrasya mo na mabagsak mo yung mga gamit nating digital. Kaya itong mga digital na gamit ko na nandito ay bihira ko lang silang gamitin. Parang ang turing ko sa kanila ay napaka-importanteng bagay na ayoko na may mangyayari sa kanila. Dahil unang-una, mahal at bago mo na maatikayan bilang nagsisimula ay magiging napakahalagang gamit ito sa iyo. Samantalang ang analog, nagkalat lang ito sa mga tindahan na mabibili mo lang sa murang halaga, hindi katulad ng digital natin. Meron akong isa pang digital na ginagamit ko rin paminsan-minsan pagka yung medyo malayo yung home service ko. Bit-bit ko rin siya bukod sa parang pinaka-backup lang. Kung masira man yung analog na dala ko, meron akong dala nito para lang makapagpatuloy ka sa pag-re-repair. So, isusunod na natin yung tungkol doon sa transistor para matapos na natin ito. Noong 80s at saka 90s, ang ating
NPN transistor at PNP ay merong number na 2SD yan at saka 2SB, merong kasama pa yan na 2SC, ito naman ay 2SA. Yan yung mga ito yung NPN at ito naman yung PNP. Ngayon, nung binago na yung pyesa, nawala na yung 2S. Nilagay na lang ay A at B at yung C at D. Yung A and B, yung PNP. At yung C and D ay NPN. Ganun na lang ang ginawa. So, habang may edad yung mundo natin, pabago ng pabago yung itsura ng ating mga pyesa. So, meron pa rin sumunod katulad nito ang HPA100. So, transistor din siya, NPN. So, hindi pwedeng basihan lang na dati kasi kapag nakita mo yung A at yung B sa number ng pyesa ng transistor, kapag nakalagay doon ay A, halimbawa ay A 54 54-0, ibig sabihin PNP yung transistor mo. Kung nakita mo naman din yung B, PNP pa rin. Pag nakita mo naman yung C or D, NPN transistor yon. Yun yung pwedeng batayan mo na matrace mo kung PNP o NPN yung transistor. Maliit man yan o malaki, tulad nito, PNP, meron tayong maliliit. Pero meron pang mas maliliit dito yung mga bagong labas na. So, ibig sabihin, kung na-trace mo yung transistor mo sa A and B bilang PNP at yung C and D bilang NPN, meron ng mga sumunod na pyesa na wala ng ganito. Kaya hindi mo na ngayon siya gagawing basihan para matrace mo siya na PNP tsaka NPN. Ngayon, halimbawang nabura yung number katulad nito. Makikita natin yung kanyang number. Pag nabura yan, hindi mo na alam kung PNP siya o NPN. Kaya pwede mo siyang matrace sa pamamagitan ng tester kung NPN ba siya o PNP. Okay, umpisa na natin kung paano siya itetest. Halimbawa nito, ang kanyang number ay C3409. So, dahil C, consider natin siya na NPN transistor. Ngayon, ang pag-check ng NPN sa analog, tinuro ko na sa inyo dati na kailangan yung negative ng test probe mo ay kailangan nandito sa kaliwa at yung positive mo ay nasa kanan. Dahil iyon ay gagamitin natin sa transistor. So, halimbawa, hindi mo alam kung PNP siya o NPN. Para matrace mo siya kung PNP o NPN,
hanapin mo ang base niya bilang negative ng test plot mo, yung base niya. So base collector, base emitter, o base emitter, base collector. Halimbawa ito, lagyan natin naka times 1 ka lang, pwede kang mag times 2 dahil lang ang titingnan mo lang naman ay yung kanyang resistance o value. Kailangan meron kang dalawa na makikita. Kapag sumobra sa dalawa, pwedeng shorted na, naging tatlo halimbawa, apat, lahat ng pin niya ay meron ng palo, shorted na yung transistor mo. So kailangan mo lang ng dalawa lang, hindi isa, hindi tatlo, dalawa. Okay, test natin. So ito, pag ginanyan mo yung negative mo dito, wala kang nakuwang value. Ibig sabihin, hindi mo pa nakikita yung negative mo o yung base mo. Kaya iikot mo yung pyesa. Kung papalo na siya, yan, nagkaroon na siya ng resistance. So ibig sabihin, base emitter ka na. So hanapin mo na ang base collector mo. Kung ginanyan mo siya at hindi pumalo, hindi ito ang base mo. Ang base mo, ito. Kasi pumalo siya doon. Ililipat mo ngayon sa collector. Pumalo din. So, base emitter, base collector. So, ibig sabihin, nakuha mo na yung base mo. Kung ginanyan mo siya at walang pumalo, hindi mo pa siya nakikita. Wala ka pang nakikitang base. So, hanapin mo muna yung base mo. Dahil nakita mong pumalo dyan, nilipat mo siya dito, hindi siya pumalo, hindi ito ang base mo. Ang base mo, ito. Dahil meron kang nakuhang dalawang palo. Isa, dalawa. Pag inikot mo, dapat wala ka nang makukuha. Kung meron kang makukuha, ibig sabihin, shorted yung transistor mo. Ngayon, kung ang base mo ay negative, ibig sabihin, NPN yung transistor mo. Ngayon, hanap naman tayo ng PNP. Ito, ang kanyang number ay 1375. So, dahil nakalagay yung B niya, ibig sabihin positive siya. PNP. Okay. Hanapin mo naman yung kanyang base bilang positive. Kanina yung base ng NPN, negative yung base niya. Kaya negative yung test prod mo. Ngayon naman, positive yung base mo, positive ng test prod mo. So, hanapin natin. Yan. So, may palo na siya. Ibig sabihin, itong positive mo, ito na yung base mo. Kung ililipat mo yan, gagawin mong negative yung base mo, hindi siya papalo. Dapat wala talaga. Ngayon, pag inikot mo, yung base, yung positive, positive ng base mo, positive ng test prod mo, yun ang base mo. Yan. Tapos, lilipat mo sa collector, meron din. So, dalawa siya. Dalawa. Isa, dalawa. Ito na yung base mo. As positive o PNP na transistor. Pag inikot mo na yan, wala na yan. Yan. Buo yung transistor mo. So, ulitin ko, pag PNP, para matrace mo na PNP to, kahit nabura na yung number niya, kailangan yung test prod mong positive ay tatapat sa base niya dahil yun ay PNP. Magkakaroon siya ng dalawang palo, base emitter, base collector. Pag inikot mo na, dapat wala ng palo. Dalawa lang ang kailangan mo. So, ganun naman sa NPN. NPN naman, yung base mo negative. Meron siyang palo, NPN. Oh, negative yung base mo. Yan. Tapos, base emitter, base collector, may palo. Pag inikot mo, wala na. Ganun lang siya kadali na i-trace. Kung wala na siyang number o kung may number man siya, ganun ang pag-check. Dalawa lang ang kinukuha mo. Ngayon, paano mo masasabi
na sira naman yung transistor mo. Okay. So, halimbawa nito, NPN siya. Lahat ng paan nito, kapag nakita mong meron ng palo, hindi na yan pwede. Lalo na kung shorted, sumisiro siya. Yan. Lahat meron. Automatic yan, sinira na siya. Ang transistor na to ay horizontal output. So, itong bago natin na pinalaki ay horizontal din siya. Deflection. So, ito yung bago, yung panahon ito ng ano, ng siguro 90s na o 2000, mga 2002, 2004. Ganyan. Estimate ko lang yon, di ko alam kung kailan ito na nagawa. So, hindi mo na makikita yung C at di mo na rin makikita yung 2SD, 2SA, 2SC. Wala ka na makikita. Iba naman yung kanyang ano ngayon. Pero ito ay horizontal deflection out. So, parehas lang siya nito. NPN din. So, yung mga lumang transistor na ganito, hanggang ngayon may nabibili pa nito na ginagamit natin sa amplifier. Yung mga ganitong kaliliit dati pa, 80s, 90s na pyesa, pares lang din ejecto nung chinek natin kanina. Kukunin mo lang din yung kung NPN siya, yung base niya negative, at kung PNP naman siya, ang base niya positive. So, meron tayong pag sinabing horizontal output, iba ang pag-check dito sa horizontal output. Yung chinek natin kanina, ordinary lang siya sa amplifier ito. Dalawang palo lang. Ganon din yung PNP natin. Dalawang palo lang din. Pero itong sa TV na CRT type, horizontal output ito, meron siyang tatlong palo na makikita mo. Dalawang parehas na kanina, tinesting natin dalawa, tapos magkakaroon siya dito ng isang resistance kapag inikot mo na yung pyesa. Yun ay isang, sa symbols makikita yun na resistor. Kaya magiging tatlo ang horizontal output. Yung tinutukoy ko na resistance dito sa mataas ay ito. Yan. Yan yung makikita natin ng ikatlo. Ang horizontal output ng isang tubing CRT type o tube type. Meron siyang makikitang isang palo na dalawang ganito, tapos makikita mo yung isa nito pag inikot mo na yung pyesa. So, pag inikot mo yung pyesa, makikita mo yung dalawang palo, base, emitter, base collector, parehas silang dalawang palo ng resistance o value. Pag iniikot mo na siya, makikita mo yung isang resistance dyan na maliit. Yan, mataas. Yan. Yan yung tinatawag na horizontal output natin with damper diode. So, ibig sabihin, kapag sinabing with damper diode, magkakaroon ka na ng tatlong palo. Dalawang halos magkaparehas ng resistance o value, magkakaroon ka naman ng isang mas mataas na value kapag ka inikot mo na siya. Pag umikot na yung pyesa mo, nakuha mo halimbawa NPN ito, ang horizontal output ay NPN, walang PNP doon. So, nakuha mo na yung base mo, base emitter, negative yung base mo. Pag inikot mo siya,
makukuha mo yung isang palo o resistance o value dito sa mataas. Kaya magiging tatlo yung kanyang palo. Hindi katulad ng ordinaryong transistor na meron lang siyang dalawang palo na kailangan mong ma-read. Dahil kung sosobra ka doon sa ordinaryong transistor na na-read mo ng tatlo o apat na palo, hindi na yun pwede. Puputok na yung paglalagyan mo noon. Kaya yung pag-check ng transistor ay ang pagkuha ng kanyang value o resistance dito hindi pare-parehas. Iba-iba. Kaya pag-check mo din siya sa digital, iba-iba din yung magiging value niya. Hindi lahat ng transistor ay pare-pareho yung kanyang eksaktong value. So, ganun lang yung sa transistor. Dalawa lang sa ordinaryong transistor ang kukunin mong palo na halos magkaparehas ng value o resistance. Kapag ka may damper diode na siya, tatlo na, meron siyang isang palo na mataas. Kaya hindi masyadong mahirap yung pag-check din yung transistor. Marami din itong family. Pero ang kanyang paraan ng pag-check ay isa lang. So, yung ganito, napakadali din naman ang i-check nito. Kukunin mo lang din yung kung NPN siya. Dahil meron din naman ding number ito. So, kukunin mo lang din yung base niya. Yan. Ito. Bali, napatunayan mo na sira. So, hindi na siya pwedeng ikabit. Yan yung buo niya. Base emitter, tapos base collector. So, dalawa. Kapag iniikot mo na yan, wala na yan dapat. Okay, ulit. Base emitter, base collector, tapos pag iniikot mo na, wala na. So, dalawa lang yung nakuha mong palo. Okay siya. Yung kanina, sira na yun. O ganun lang ang kadali yung sa transistor. Dalawa lang din yung kinukuha mo na resistance o value. Pag nagtatlo na siya, ibig sabihin with damper diode yun na ginagamit sa tube type na TV. Okay na. So, hindi na natin kailangan itest pa sa digital dahil simple lang din naman ang lalabas doon. Kung ilang ohms ang lumabas dito, yun din naman ang lalabas dito. May konting putal lang. So, pagkatapos natin na ma-review yung mula dun sa umpisa ng part 1 hanggang part 10 nito, itong ginagawa natin ngayon, ay pupunta na tayo doon sa pagbasa natin ng symbols at diagram. Dahil hindi pwedeng hindi natin yun aaralin. Hanggat hindi natin yun natatapos, hindi natin makukumpleto kung paano tayo magto-troubleshoot. So, bago tayo mapunta sa troubleshooting, kailangan muna natin yun na yung symbols ng electronics, no, components, lahat ng family ng bawat chinek natin na parts o components, kailangan alam natin basahin sa symbols para tayo ay matutong bumasa ng diagram. Dahil hindi ka naman pwedeng babasa ng diagram nang hindi mo naman alam yung symbols. So, yun ang isusunod natin. After na matapos natin yung symbols, ituturo ko na sa inyo kung paano tayo magto-troubleshoot, kung paano na tayo magkakaroon ng income.
hindi nalalapit yung sarili mo para maghanap ka ng trabaho, hindi ka na mag-a-apply para magkaroon ka ng trabaho, ang pera ang lalapit sa iyo. Dahil ituturo ko din sa inyo kung anong paraan na makakubinsi ka o makakuha ka ng mga customer. Yun ay kasama doon sa tutorial natin. Ay yung magiging ugali mo, yung magiging patakaran mo, kung paano ka mag-entertain ng customer, kasama po yun sa ating tutorial. Hindi po yun mawawala. Kaya isusunod na po natin yung patungkol po sa symbols at pagbasa ng diagram.